plano mo ngayon? Today, punta tayong BGC. So, may meeting ako doon. Itong meeting na to, very important to sa akin. Why? Kasi, I'm going to meet the man, the youngest billionaire. Hindi nyo na kailangan malaman kung sino. Hindi ko din naman ipapakilala. Pero yun lang. So, itong meeting na to is really special meeting. And, pupuntahan natin sila doon around 1 p.m. So, nandito na tayo sa, ano ba to? EDSA ba to? I don't know. Hindi ko kabisado ang Manila. EDSA na to. So, punta kami BGC sa Grand Hyatt Hotel. Doon lang kami sa lobby doon. Magkakape. Mag-uusap. Then, mamaya, shoot tayo ng long form around BGC. Siguro, punta tayo ng Tarlac kung matuloy yung meeting ko doon. And yun. So, another day in my life. And mamaya, mag-check tayo ng mga wagon. So, bibili tayo ng G-Wagon. Since we travel a lot dito sa Manila, napag-isipan ko na gusto kong bumili ng malaking kotse. Check tayo ng wagon. Nasa BGC lang din naman yung location ng showroom nila. Sana makahanap tayo. Hindi pa brand new yung kaya kong bilhin, pero at least naka-G-Wagon tayo. Yun lang. Samahan nyo kami. My pistol gon' bleed the streets. Ski mask on my face. Sometimes you gotta cheat to stay ahead in this bitch. Drank surf like it's liquor. Street life, I have you catching up to God quicker. Sticker, AK-40 to your lipper. Let the chopper bang on you like a blood or a cripper. Flipper, so much bread, I'm a gymnast. Made so much money off of dummies, off of dummies. Yeah. Bro, kamusta yung meeting mo? Grabe yun, as in. So, as you know, diba, ilang taon lang tayo, 19. Tapos, nakausap ko yung youngest billionaire sa Pilipinas, the age of, sabihin na natin, 30 plus. Yan. Tapos, sabi niya sa akin, siguro daw, most likely, 25 ako, 28, ganyan. Makuha ko na yung first B ko kasi mas maaga ako nagsimula sa kanya ng 3 to 4 years. Mas nauna ko nakuha yung ganitong level of money kesa sa kanya. So sabi niya, baka nga 25, makuha mo na yan kapag sinunod mo lang yung mga sinabi niya. Sabi niya, kapag sinunod mo lang itong mga ginawa ko at mga ituturo ko sa'yo. So yun, ngayon, we got lots to do. Ang dami na naman natin pangarap. Ang laki na naman ng wallet natin sa utak. And that's how it is, should be. Lakihan mo yung wallet mo sa utak, keep on improving, keep on learning new things na makakatulong sa growth mo. Kasi nga, kung ano lang ang alam mo, yun lang din ang magpapayaman sa'yo. So, kung alam mo lang gawin ay 1 million or 100k, yun lang yung alam mo gawin eh, diba? So, yun lang din talaga yung lalabas sa bank account mo. Pero kung alam mo na kung paano gawin ng 1B and 2B, 10B, ngayon, yun na din yung lalabas sa bank account mo, yun yung magre-reflect. So, it's all about knowledge, new ways of making money, strategies of making money. There are a lot of ways, there are 1,000 ways, pero palagi namang merong gumagana. So, dun tayo sa kung ano yung gumagana. And ngayon, nakidiscover ako ng panibagong gagana. Kaya, ito, ginagawa ko na agad. And tuloy lang ang pagpapalago ng KCO, tuloy lang. And may goal tayong kailangang abutin. Yun, nakuha ko yung goal ko ngayong araw na to. From that meeting. And samahan nyo naman kami, we're going to buy a G-Wagon. Mag-check muna tayo. G-Wagon na ba tayo pa uwi? Pwede naman, huwag may nagustuhan tayo. G-Wagon na tayo pa uwi. Let's go. Panoorin nyo to. Kumusta kayo dyan? See you soon. Like, share, and subscribe. Anyong sa imong tanan. Anyong sa imong tanan. Yo, what's good sa comment section? Dahil nagko-comment, pasensya na kayo. Hindi ko masyado nang pabasa lahat kasi naglalakad-lakad kami dito. Kung North at South Korea, nandito at tama yun dahil. Ucha. Saan? Anong lugar yan? Ang district na to, tinatawag na Hongdae. Ang Hongdae district, malapit sa universities. But anyway, isa to sa mga major district na kailangan nyo makita dito sa Korea. Hongdae, para sa mga hipster, young crowd, mura, o kahit wala kayong budget, makakain dito. Okay. Hindi mo talaga? Isang magandang district na puntahan is yung Apgujeong at yung Sumatumart. Apgujeong medyo high-end. Gusto niyang pumarty sa Itaewon. So, Itaewon ang pinaka-best party district na napuntahan ko sa lahat na napuntahan kong party district. Yo, so it was a long day. Gusto ko mag-chill and gusto ko kumain na masarap. So, ngayon I'm going to work. Work pa rin sa taas. Gusto ko yung launch nila dito. Cigar konti, drink some booze, wine. So,
yun, samahan nyo kami. Check nyo kung saan yung paborito kong lugar, mag-chill, and mag-boys night out. Gusto kong sabihin sa lahat ng lalaki dyan, ito yung dapat tandaan. Tandaan nyo na hindi sa itsura na babase ang tagumpay ng isang lalaki. Marami akong kilala na masasabi mo hindi pinagpala sa itsura, pero meron sila ng buhay na gusto mo. Meron sila ng magandang buhay. We are dealt with different cards and us men are born without any value. Wala tayong halaga simula pa lang nung pinanganak tayo. Ang meron tayo ay chance. You have the chance to build yourself up and become a superhero. If you're prepared to work and be indefatigable enough to not quit, kailangan hindi ka sumuko. Yun lang naman ang key to success. Kasi pag sumuko ka, wala na. So, dapat kasi competitive ka bilang isang lalaki. Naniniwala pa din ako dyan na kailangan maging competitive ka. Kasi kapag hindi ka competitive, hindi ka mananalo. Kapag hindi ka competitive enough, pag wala kang drive para manalo, hindi ka talaga mananalo. Tingin ko kasi, alam nyo, nakalimutan lang ng maraming tao kung gaano kahirap at gaano ka competitive maging isang lalaki. Nakalimutan na natin yun. Sanay na tayo sa easy life, soft boy era na ngayon. Kasi hindi na tinitingnan ng mga lalaki yung kapwa nila lalaki na mas magagaling sa kanila. Hindi na nila tinitingnan ng motivation and inspiration yun. So, dapat maging competitive ka. Tandaan mo na palaging may lalaking mas magaling at mas gwapo sa atin. Palaging mayroong lalaking mas magaling, mas gwapo, mas mayaman sa atin. Pero tungkulin mo bilang isang lalaki na tumayo sa sarili mong mga paa at sabihin na kung gusto kong maging mahalaga, matagumpay, may mabuting puso, at may takot sa Diyos, ano ang gagawin ko? Kailangan kong magsumikap para makamit ko lahat ng mga bagay na yun. Alam nyo, kaya ako nag-start ng vlog na to kasi gusto kong tumanda na mayroong mababalikan at aalalahanin sa buhay ko. Yun yan. Yun yung reason kaya ako nag-vlog. I want to be able to look back and remember my life as if it was a movie. Gusto ko yung buhay ko parang movie. Kaya na-curious ako. I'm really curious. Sabi ko, ano kaya magiging itsura ng buhay ko kapag naging movie? Kaya ito na yun. Alam nyo, nagtataka pa rin ako eh. Bakit dito lang sa Pilipinas na kapag umaangat ka, binabash ka? Dito lang naman sa Pilipinas nangyayari na hindi ka pwedeng masyadong magpakita ng achievements mo, hindi ka pwedeng masyadong magpakita na mag-flex ka kasi natatapakan yung ego nila. Hindi kasi nila ginagawang inspirasyon. Yun lang naman yun, number one thing, kapag may nakita ka taong mas successful sa'yo, gawin mo ang inspirasyon. Bakit? Kasi gusto mong maging kagaya niyo. Gusto mo ding makuha yung success. Doon umiikot yun eh. Kasi ako naman dati na-inspire lang din ako sa mga taong kagaya ko na may magandang suot, na may magandang damit, na may magandang relo, na may magandang kotse. Na-inspire lang din ako sa kanila. Ngayon, mamimili ka. Ikaw ba yung klase ng tao na naiinggit o na-inspire? Pero kung hindi mo ako kilala, ako nga pala si George Moega and I'm 19 years old. And I'm a self-made millionaire. Meron akong chips business and na-scale up ko yung business ko sa loob lang ng 3 taon. At siguro nayabangan ka sa akin, pero masasabi ko lang, nayabangan ka siguro sa akin dahil ang ginagawa ko, this comes out of my dreams. Nandito ako dahil sa pangarap. Nandito ako dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal ko sa mga magulang ko, pagmamahal ko sa pamilya ko, pagmamahal ko sa nanay ko. Kasi ako, ang story ng buhay ko, ako yung batang walang kinilalang tatay. Ngayon, may tanong ako sa'yo, kung ikaw yung batang walang kinilalang tatay, tapos nawala pa yung mga magulang ko na nagpalaki sa akin, tapos wala akong nanay na kasama sa bahay mula bata ako kasi kinailangan niya maghanap buhay. Tapos, mahirap ang buhay namin noon. Nakatira kami sa isang maliit na tirahan, hindi gaanong maganda ang buhay namin. Pero nakakaraos naman. Ngayon, kung ikaw yung bata na walang kinilalang tatay, na nawala yung mga magulang mo na nagpalaki sa'yo, yung mga lolo't lola mo, tapos yung nanay mo,
wala pa palagi sa piling mo. Kung mula nung umpisa at mula bata ka, mag-isa ka lang. Itanong ako, tingin mo hindi ka ba titigas? Tingin mo hindi ka ba magiging seryoso sa buhay? Hindi mo kaya pipiliting abutin yung mga pangarap mo? Hindi ka kaya magma-man up and decide that you want to achieve your dreams? Ganun yung mga pinagdaanan mo? Ako kasi naranasan ko maging mahirap, naranasan ko mawalan, at pinilit kong magsumikap para maabot ko lahat ng mga pangarap mo. Ikaw, kailan mo aabutin yung mga pangarap mo? Start now. Masarap maging maaga.